Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang ating oras, 7 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Ito na ang simula ng pagbabago. Wala sa pagdadapa, ako'y babangon. Sa sulong ko'y adikain umulat at makatulong para sa pamilya at sa kapwa. Pasan ko sa balik at ang mga munting pangarap at ang bawat hakbang ay papunta sa tagumpay. Ako ang papanday ng aking buhay dahil kaya ko. Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Na-miss niyo po ba ako? Na-miss ko rin kayo. I'm back! Magpapasalamat po muna ako kay Miss Jana Banana Abejero for taking over last week nung ako po ay naka-sick leave. Welcome, welcome po sa ating palatuntunan. Ito po ang pagbabago namin. I-push pa natin. Ako, episode 5 na tayo, di ba? At ladies and gentlemen, na talaga namang mainit po ang ating talakayan ngayong Saturday morning, di ba? Kaya makinig na po kayo para po sa mga nagagandang mga topics concerning, of course, mga programa po ng DSWD. Kinig na po dito sa DZRH at sa ating mga istasyon all over the Philippines, lalong-lalo na po sa mga istasyon ng radyo natin at Manila Broadcasting Company. Alright, isang linggo na lamang po at maihahalal na ang mga bagong leader ng ating bansa. Naku, matanong ko nga po kayo, meron na po ba kayong iboboto? Kumpleto na po ba ang inyong listahan from President, Vice President, Senator, mga Governor, Congressman, hanggang Barangay Captain? De, joke lang po. Pero ito, seryosong usapan po itong election na to di ba? Kaya kailangan pag-isipan ng mabuti kung sinong ating ihahalal sa darating po na eleksyon. Well, sa mga wala pa po, yung mga undecided, ayan, dapat SF-SF tayo, di ba? Dapat palaging isa-isip na dapat maging mapanuri tayo sa ating pagpili dahil sila ang magiging kasama at katuwang nating mga Pilipino sa susunod na 6 na taon. Kumbaga, long-term commitment po ito. Sabi nga rin natin na itong eleksyon ay panahon ng pagbabago. At ang pagbabagong yan ay hindi lang matatagpuan sa plataporma at pangako ng mga kandidato, kundi pati sa mga komunidad na may kolektibong aksyon para labanan ang kahirapan. Iyan po ang number one enemy natin, ang kahirapan. Kaya naman ngayong umaga, pag-usapan natin ang pagbabago sa pamamagitan ng active citizenship. Ano bang ibig sabihin yan, di ba? Aba, itong ating pag-uusapan. Itong ating pag-uusapan sa episode 5 ng ating pagbabago namin, i-push pa natin. Ayan. At syempre, ito nga po ay handog sa atin, hatid sa atin ng programang Kapit Bisig Laban sa Kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services. Medyo mahaba. So, ito na lang itatawag natin. Kalahi Seeds. O, oh, di ba? Mas madali po nga matandaan ang Kalahi Seeds, kung saan buhay na buhay ang pagbabago sa komunidad. Pero bago po na ang lahat, bago nating buksan ang ating talakayan tungkol sa active citizenship, mga katoto po natin, dumako muna po tayo sa ating segment na kung saan may makakapiling muli natin, yung ating none other than, ayan, ang ating kalihim ng DSWD, ayan, pa-ready na po, pa-contact na siya. Alam natin na lagi siyang busy, marami po siyang mga inaasikaso, pero talaga namang kayo po, mga kaibigan, mga beneficiaryo po dito po sa DSWD, ang lakas-lakas niyo po kay Secretary, hindi niya po kayo hinihindian. Kaya lagi po natin siya nakakasama sa ating programa kahit through phone patch lamang po, di ba? So, ayan, ready na. And energized na energized ngayong Saturday morning, ang ating kalihim ng DSWD, si Secretary Dinky Juliano Suliman, upang magbigay sa atin ng kaliwanagan sa mga issues o agang-agam ng ating mga kababayan. Heto na po ang Sagot Ka ni Sec. And on air na po siya. Good morning, Secretary Dinky Suliman. Happy Saturday po sa inyo.
Maganda araw naman sa iyo, Karen, at sa inyo mga tagapakinig, ating mga nagsusubaybay sa ipush pa natin ang aming pagbabago. Mm-hmm. Nandito po ako ngayon sa Palumpon, Leyte. Kaya naka-phone patch tayo at nakikipag-usap sa ating mga kababayan dito. Nasa bahay ako ni Mayor ngayon. Wow. O, nag-breakfast na ba kayo, Secretary Dinky? At mag-lunch na pala tayo. Oo. Buti naman po, Secretary. Well, Secretary, talaga namang napakalakas sa inyo ng ating mga beneficiary at iba pa nating mga kababayan na nakikinig sa ating programa sa buong Pilipinas dahil every Saturday ay nakakapiling namin kayo dito. So maraming maraming salamat po. Pero hindi na po natin patatagalin. Heto na po ang unang issue na nasagap sa radar ng ating mga masisipag na researcher. Sana po wag po kayong magugulat sa mga issues natin. Okay, unang issue, okay. Secretary Dinky, may na iulat nitong linggong ito na meron daw pong 4 na volunteers sa isa sa mga centers natin dito sa DSWD-NCR na gumagamit daw ng, eto na ma'am, shabu. Ayan, o pinagbabawal na gamot sa loob mismo daw ng ating centers. Naku, Secretary Dinky, grabe naman po yan, di ba? Pumapayag ba tayo na may ganito sa ating mga tanggapan? At ano po ang katotohanan dito, Secretary Dinky Soliman? Oh, Karen, salamat sa pagkakataong diwa natin ito, no? Nais kong linawin ang naturang insidente. Isa sa 4 na volunteers ang nag-report na sila ay gumagamit umano ng shabu sa isa sa ating mga centers sa DSWD-NCR. Mm-hmm. Nang lumabas ang naturang issue, ay agarang nakipag-ugnayan ang dalawa sa 4 na volunteer. Ibig sabihin, nag-usap sila. Ayon sa dalawang volunteer, mm-hmm, ay walang katotohanan ang mga aksyon na ito, akusasyon na ito. At upang mapatunayan ito, ay nagboluntaryo silang sumailalim sa drug test. Mm-hmm. So, nag-drug test po tayo. Opo. At negatibo naman ang resulta. Mm-hmm. Isa nga doon sa dalawang volunteer ay dati ng utility sa DSWD at matagal na rin volunteer sa center. Mm-hmm. Naging emotional siya ng malaman niya o mabalitaan ang issue, ayaw niya na mabahiran ang pangalan ng kanyang pamilya, mm-hmm, lalo na ang kanyang anak na nag-aaral sa kolehiyo dahil sa maling paratang. At ang isa pang sangkot ay hindi na volunteer mula noong huling linggo ng Marso. Kaya mula sa naturang report na ito ay agarang nating pinaiimbestigahan ang insidente upang malaman ang katotohanan. Subalit na maliwanag nga na willingly nagpa-drug test sila at lumalabas, mm-hmm, negatibo ang, opo, drug test. Mm-hmm. At napatunayan din naman namin na walang katotohanan ang mga aligasyon kasi ang naggawa ng drug test, mm-hmm, ay mismo yung PDEA, inugnay namin sila. Okay. So nais ko din bigyan diin na hindi pinaintulutan ng ahensya, mm-hmm, ang ganitong mga insidente. Kaya nung nailulat kasi yan sa isang radyo. Mm-hmm. At hindi po dito sa DZRH, ha? Hindi DZRH. Opo. Kaya kaagad namin inimbestigahan, mm-hmm, at yun nga ang naging resulta na, mm-hmm, willingly silang nagpa-drug test kasi sinabi yung pangalan ng mga volunteers. Ay, naku. Ayoko na lang ulitin. Opo. Mismo kinabukasan, mm-hmm, at nakita nga na wala ho. Negatibo. They tested negative, mm-hmm, sinasabing drogang kanilang ginagamit. Ayun naman pala, madam. Kung wala ka naman palang itinatago, malakas ang loob nila na magpa-drug test kasi wala silang tinatago, di ba? So, negative naman pala at magandang balita po yan. So, yung mga ganito pong mga usapin siguro, ma'am, napaka-negative nito. Medyo nalilihis tayo o inililihis tayo sa ating mga task at hand, yung mga importante na dapat natin pinagtutuunan ng pansin, katulad po ng mga iba pang mga importanteng issue like kagutom, man yung ating mga programa para sa mga mahihirap. So, nababaling po doon. So, maganda po na nalinaw na po ito. Negative po, hindi po totoo na meron po tayong mga volunteers na gumagamit po ng illegal drugs o bawal na gamot habang sila ay nagtatrabaho sa ating mga centers. Totoo yun. At talagang aming sinisikap na hindi mangyari at talagang hindi dapat mangyari. Sapagkat isa kami sa may katungkunan na mag-rehabilitate kaya hindi namin, yes, talaga pinakayagan yan. Tama yun. Tama yung Secretary Dinky. Tapos yung isa naman pala, no, yung isang akusado, hindi naman pala connected sa DSWD simula pa nung Marso. Nabanggit nyo po yun. Oo, so at least malinaw po. Mm-hmm. Ayan. Mm-hmm. Buti na lang at po. At saka
para matapos na rin yung mga aligasyon na yan, eh maglalagay na din po kami ng CCTV. Ay, CCTV. Para makikita namin ang warehouse. Kayo makikita mo yung galaw ng mga tao sa warehouse. Mm, ayan. So, at least, okay, let's put that issue to rest. At mas may marami pa tayong mas importanteng bagay na dapat pagtuunan, di ba, Secretary Dinky? Okay, so, ito naman po, na, next issue po tayo, Secretary Dinky. Ano po ba yung mga hakbang ng departamento upang ang mga tulad ng mga itong akusasyon pala, yung mga mabibigat na akusasyon, hindi na mauulit po sa DSWD, aside from that CCTV po na inyong sinabi? Oo. Well, unang-una, yung tatalasan pa ang background check ng mga pumapasok na ga-apply sa DSWD. Opo. At gano'n na din yung mga magbo-volunteer kasi hindi mo naman pwedeng nagbo-voluntaryo kasi sila, hindi ba? So, i-screen ho muna namin mabuti kung saan galing, ano yung kanilang layunin. Ayaw rin naman ho nating mahigpit at dapat ang aming iniisip pagka pumapasok para mag-voluntaryo, nais po nilang tumulong. Mm-hmm. Kaya lang, dahil nga sa insidente ito, sisiguraduhin natin, yun na nga, lalagyan natin ng CCTV, yung warehouses, at saka pangalawa, yung screening ay gagawing mas masinop, vigorous ba. Hindi yung napipigil tayo ng tao, pero sinisigurado natin na yung mga nagbo-volunteer ay talagang yan ang gustong mangyari, makatulong at hindi makasagabal sa trabaho. So, hindi naman po natin lilimitahan. Kahit sino, kahit ano ang background, ano yung natapos niyang pag-aaral, ano ang kanyang trabaho, ano yung kanyang ginagawa sa buhay, estado sa buhay, pwede pa rin naman po mag-volunteer. Medyo magiging strict lang po tayo sa background check. Oo, Karen. Kasi mas marami namang mabubuti ang layunin at mabubuting tao. Mabubuting Pilipino talaga tayo, Karen. Oo naman po. Ilan lang talagang naliligaw sa landa. Tama po yan. Okay, Ma'am Dinky, meron pa po tayong isang issue. Meron po tayong nasagap sa linggong ito na impormasyon, mga issues po tungkol naman sa mga kababayan natin na nagpo-protesta naman po sa iba't ibang lugar dahil sa epekto ng kalamidad tulad ng El Nino. Ano po ba ang balita dito, Secretary Dinky? At ano na po ba ang nagawa ng DSWD para matulungan po yung mga kababayan natin na nagugutom, lalo na po yung mga magsasaka po natin ano, na nagpo-protesta dahil wala po silang makain? Opo, alam ho ninyo, una, ito pong mga kasama ho natin sa mga nakikita nating nagra-rally. Mm-hmm. Ang kalungkutan ko dyan, karamihan sa kanila ay nauudyukan at sinasabihan na meron silang makukuhang isang sako ng bigas at meron silang makukuhang biyaya na ibibigay ng isang kilalang tao. Mm-hmm. Na sa akin niya, parang nililito at niloloko ang mga mamamayan kasi tayo ay nagbibigay ng tulong magmula ho nung October, November sa mga lugar na alam natin magkakaroon ng epekto ng El Nino. Mm-hmm. Subalit, yan ay idinadaan sa lokal na pamahalaan. At ito ay ating ibinigay simula ng Oktubre sa pamamagitan ng cash for work. Opo. Kaya nakakaawa talaga ang ating mga kababayan na ginagamit ng ibang mga militanteng grupo, may political agenda upang guluhin ang sitwasyon. Kaya po kami ay nakikiusap na wag po nating gamitin ang ating mga kababayan para sa pansariling interes. Kasi, halimbawa, yung nangyari po sa koronagal nitong kamakailan, yes, nag-demand po sila ng 15,000 sako ng bigas upang maipamahagi sa mga probinsya ng North and South Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani, at General Santos. Mm-hmm. Eh kami naman ho, talagang may ugnayan na doon. So, sa pamumuno po ng City Disaster Risk Reduction Management Council, si Governor Daisy Fuentes, nakipag-negosasyon po kami upang hindi na ho maging matagal doon dahil may bata at mga babae, may buntis pa nakasama. Hindi ho talaga angkop na sinasama yung mga bata dahil ang init-init ho nga at nabibilad sila sa araw. Kaya doon sa pakikipag-negosasyon, kasama nga po yung City Disaster Risk Reduction Management Council ni Governor Daisy, nagkasundo, bagamat mahaba yung negosasyon, tumulong po yung aming mga taga-region club na DSWD,
na talagang kailangan po namin ibigay yung bigas doon po sa barangay. Mm-hmm. So, nagyari ho na meron hong kasunduan na yung isang grupo na galing halimbawa sa isang lugar, Tulunan, mm-hmm, kasabay nila uuwi yung ibibigay po namin 25 kilos per family, oh, na doon ibibigay mismo sa barangay. Mm-hmm. Ma'am, kaya Dinky, ganun nga po ang nangyari. Opo, hindi naman po tayo nabitin sa supply ng bigas. Na nakapag-provide naman po tayo ng 15,000 sacks of rice na dinidemand po ng mga areas na ito. Hindi po 15,000 ang binigay natin dahil binilang natin ang talagang nangangailangan. Mm. So, ang yung sapat lang talaga na para sa kanila. Opo, 2,000, the equivalent of 2,000 sacks of rice, oh, na tagto 25 kilos each, mm-hmm, ang ibibigay sa bawat pamilya na sasapat po hanggang 14 days. 14 days po. Mm-hmm. Opo. Okay. At kung, and sigurado kami na kakailanganin ulit, mm-hmm, so sinabi namin na ibibigay ulit tuon mismo sa barangay. Mm-hmm. Eh meron tayong election ban ngayon sa po mga lokal na pamahalaan. Kaya kami mismo ang naminigay, mm-hmm, nakikipag-ugnayan kami sa ibang civil society organization, o kaya nakikipag-ugnayan din kami sa mga simbahan. Doon ho namin dinadala yung goods at doon nila pipick upin para nang sa ganon walang masabing electioneering ho. Ayun. So, diretso po kayo mismo ang nagbibigay po ng supply ng bigas. Kung hindi naman po, meron pong mga NGOs, meron pong mga grupo, pero hindi po pwedeng LGUs. Tama po ba, Madam Dinky? Tama. Ayun. Tama po. Hanggang Mayo 9, hindi po sila pwedeng mamigay. Kaya kami po mismo ang pumupunta at humihingi nga ng tulong sa iba't ibang organisasyon at faith-based organizations para nang sa ganon makatulong ho sa agarang pamimigay nitong mga bigas na ito. Ayun naman pala. So sana ma'am, I think ma'am, napapansin natin nagiging proactive na po, no, ang DSWD, kasi simula nung nangyari po yung kaguluhan sa Kidapawan, naging mas sensitive po tayo sa ibang mga areas po natin na tinamaan ng El Nino. And marami po kaming nababalitaan na hindi po, may mga gusto pong mag-aklas, gustong manggulo po, ano, pero hindi po natutuloy dahil kayo na po mismo nagiging proactive na po, inuunahan niyo na po, ano, at ina-assure niyo na po yung mga pamilya ng mga affected areas na tutulungan niyo naman po sila. May tulong po na darating talaga. Opo, ay talaga yun sa rin. At dahil nga, ito yung yugto na kailangan ng food assistance. Mm-hmm. So, hindi lang po sa Mindanao, halimbawa sa Iloilo, nasimula na din po namin ang pamimigay. At ganun din sa ating ibang mga lugar, gaya dito sa Region 8. No? Opo. Ang ginagawa nga namin, ang mga municipal action teams, yung mga nagpapatupad ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, Kalahi Seeds, mm-hmm, Sustainable Livelihood Program, yung mga kawaninang kagawaran namin, at yung mga parent leaders ang tumutulong sa pamimigay ng bigas. Dahil nakikita nga namin, kailangan yung tulong ngayon. Hindi po natin dapat intayin matapos ang eleksyon. So, tuloy-tuloy ho ang pamimigay namin sa kanila. Ayan. Naku, napakagandang balita po yan. At heto na po, panghuli, Secretary Dinky. May nabalitaan naman po ako dyan sa Cebu naman. Ayan. Meron daw tayong inilunsad na Visayas Disaster Response Center. Katuwang po ang World Food Program ng United Nations. Eh, magandang balita ito sa mga kababayan natin. Ikwento mo naman po, Secretary Dinky, yung nangyari po dito. At kung ano, give us a background. Ano po itong Visayas Disaster Response Center? At ano po ang mga benepisyo nito sa mga kababayan natin dyan sa Visayas region? Oo, salamat Karen. At talagang nakakatuwa itong Visayas Disaster Response Center. Mm-hmm. Yan ay ang aking sagot sa pagiging handa para makatulong sa buong kabisayaan. Dahil ang Cebu ang tumulong talaga noong Yolanda, mm-hmm, sa ating mga kababayan ng Leyte at Samar. So ito po ay pagpapatuloy ng partnership namin, DSWD at World Food Program, upang mapahusay pa ang emergency response capacity ng ating bansa. At ito ay pinondohan ng pamahalaan o mamamayan ng Australia at United Kingdom government. Mm-hmm. Makikita sa naturang pasilidad ang isang custom-built na mechanized system na dinisenyo upang mabilis na makagawa ng 50,000 family food pack sa isang araw.
kung saan ay sapat ito upang mapakain ang 250,000 na tao sa loob ng 3 araw. Mm-hmm. Dahil alam naman nyo kung emergency talagang mapilisan. Tama po. Isa mm-hmm. na sa mga katangian ito ay ang pallet tracking para hindi po tayo mabubulokan na at ang mahusay na pag-iimbak ng mga food packs at mga food at non-food commodities. Mm-hmm. Meron din ang lugar, meron din itong lugar na pag-training and opisina ng DSWD at World Food Program. Mm-hmm. Nang sa ganun, magkaroon naman po ng pagkakataong matuto ang ating iba't ibang mga interesadong mamamayan sa ating ginagawang pag-responde sa isang disaster. Mm-hmm. Nabuo ito dahil nga marami tayong leksyon sa Yolanda. Isa na nga yung mabilisang pagbigay kahit na may preposition goods ka. Kunyari ngayon, 30,000 ang preposition goods namin. Mm-hmm. Kung kasing laki ng Yolanda muli o kasing lawak ng aming nararamdaman ngayon sa drought, mm-hmm. mahalaga ho na ito ay ating maisagawa ng mabilisan. Kaya kinakailangan talaga natin na ayusin nang sa ganon, hindi po ito maging huli o hindi ito maging delayed na naman. Mm-hmm. Kaya ito actually, Karen, isa lamang sa ating binubuo. Meron na tayo sa National Resource Operations Center sa Pasay. Mm-hmm. So ngayon, aming inilunsad sa Visayas na magsisilbing sentro para ho sa kabisayaan. At magtatayo din po tayo ng ganitong mekanismo sa General Santos. For Mindanao naman. Airport, oo, para naman sa Mindanao. Wow. Kahit hindi natin maiiwasan sa rin, talagang sinasamahan ng dasal, mm-hmm. pero sa lahat ho ng mapa ng mga risgo, nakalagay ho tayo as part of top 5 na may malaking risgo mm-hmm. sa climate change. Mm-hmm. Kaya kailangan ho natin talagang paghandaan yung darating na mga disaster, bahagi ho nun ay pagsisigurado na may pagkain. Mm-hmm. At syempre, magpapasalamat din po tayo sa World Food Program ng UN for helping us na ma-launch nga itong Visayas Disaster Response Center. Di po ba, ma'am? Opo. Mm-hmm. Opo. Ayan. Yun nga ho ang pinakamahalaga na meron tayong mga partners na talagang nagbibigay tulong, mm-hmm. nagbibigay ng suporta sa nakikita nating kahalagahan at mga proyekto, programa katulad nito na mahalaga para sa atin. Mm-hmm. Okay. So, eto mga kababayan, lalo-lalo na sa Visayas, narinig nyo po straight from Secretary Dinky Soliman. Ayan, ang inyong bagong Visayas Disaster Response Center. Congratulations. And naway makatulong ito ng malaki sa ating mga kababayan dyan. At sigurado rin na yung kalidad na marireceive nating mga family food packs pag may disaster, di ba? Okay na okay yan. Pero huwag po nating hilingin ito mga kababayan, syempre, di ba, madam? Huwag nating hilingin na magkaroon ng disaster. Sana po walang disaster o kaguluhan tayong maranasan. Sana po ay lagi tayong ligtas at maayos. Sana magamit din natin ito sa ating paghahanda. So, Secretary Dinky, para po sa pagsarado ng ating segment ngayon, ano po bang inyong mensahe sa ating mga kababayan? Naku, sa nalalapit na eleksyon, parang mga, kung hindi ako nagkakamit, mali, siyam na tulugan na lang, election na. Ano po ang inyong mensahe sa ating mga tagapakinig? Unang-una po, alam natin, lalong-lalo na sa tagapakinig na Pantawid Pamilyang Pilipino Program na mga miyembro, mm-hmm. mga parent leaders, mga pamilya po na nakapaloob. Alam po ninyo, ang ating hinaharap ngayong Mayo 9 ay napakahalagang desisyon. Ang ating desisyon ay maaring maging sanhi ng tuloy-tuloy na pag-asento, tuloy-tuloy na pagtototoo ng mga panaginip na akala nyo hindi pwedeng mangyari. Na ngayon, nakikita ninyo ang mga anak ninyo, imbis na chinelas na hindi pareho, sapatos na po. Ang bag na dating plastic bag, backpack na po. At dati wala silang pamproyekto, meron na ho silang pamproyekto. Alam ho ninyo na patuloy na ang kanilang pagpunta sa pag-graduate ng grade 12. Yan kung ang mapipili ay lubos na nakaunawa at nakatindig sa prinsipyo na edukasyon ang pinakamahalagang susi para putulin ang siklo ng kahirapan.
kailangan po talaga nating tandaan na tayo po ngayon na nasa loob ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, nagkaroon na ng marangal na pabumuhay dahil sa tuwid na daan ating sinusundan bilang mga mamamayan at bilang taga-Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Huwag po nating ikompromiso ang panaginip na nagiging totoo na. Mangumbinsi pa po tayo na tunay ang pagbabago na nararamdaman nyo, tunay ang pagbabagong hinahawakan nyo, at yan, palagay ko, para si Neneng at si Nonoy ay maging graduate ng kolehiyo, doon po tayo sa daang matuwid dumiin. Maraming salamat, magandang tanghali po. Maraming salamat din na Secretary Dinky Juliano Soliman. I-push natin! Ito na ang simula ng pagbabago. Wala sa pagkadapa, ako'y babangon. Isusulong ko'y adikaing umunlad at makatulong para sa pamilya at sa kapwa. At ang ating oras dito po sa DZRH at sa radyo natin, it's 11:34. Ay, narinig po natin ang napakagandang mensahe po ng ating kalihim ng DSWD. Maraming maraming salamat po sa inyong oras, Secretary Dinky Juliano Soliman. Ito ang pagbabago namin, i-push pa natin. Episode 5 na po tayo, ano? Exciting! At kami po ay inyong napapakinggan live sa DZRH Nationwide at sa lahat po ng ating radyo natin, radio stations all over the Philippines. Pakinggan rin po kami sa World Wide Web, www.dzrhnews.com at sa Channel 18 ng Signal TV. Alright, sabay-sabay tayong magkapit-bisig sa pagpupush ng mga kwento ng pagbabago. Naku, simulan na natin ito sa isang panayam sa telepono. Naku, meron tayong kachikahan ngayong umagang ito. Ito po ay si Ginoong Amante, tama ba Clyde sa Bangan? Malakas na pangangatawan, mataas na antas ng edukasyon ng may maayos na pamumuhay sa akin ang pagbabago. At siya po isang island cluster manager ng Visayas cluster ng Kalahi Seeds. Ayan. Nakasalukuyan po ay nasa Iloilo rin. Ah, si Secretary nasa Leyte. Siya po ay nasa Iloilo. Okay. Alright, nasa linya na po natin siya. Good morning, Sir Clyde. Kumusta na po kayo dyan sa Iloilo? Ano ba yung greeting sa Iloilo? Kumusta na po, Sir Clyde? Hello. Magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga, Miss Karen. Mm-hmm. Good dito morning. Dito yata sa Iloilo, ang good morning nila ay maayad-ayad nga agahon sa tanan. Ganun pa. Parang ang hirap naman. Nagaluton kasi ako eh. Ay, sorry po. Ako din po, pareho tayo. Pero magaling na kayong mag-Ilonggo. Malambing na rin po ang inyong boses. Parang Ilonggo na rin. Pinipilit. Sir, can I ask you first, Sir Clyde, ano po ang ibig sabihin po ng title na Island Cluster Manager po? Ano po ang inyong trabaho po? Bakit yan po ang tawag sa inyo? Medyo komplikado ang aming structure, no? Pero itong Island Cluster na ito ay isang grupo ng mga tinatawag na monitoring and technical assistance providers. Iba't ibang discipline ito sa team namin. Mm-hmm. Meron kaming engineer. Opo. Meron kaming finance people. Mm-hmm. Meron kaming mga community development expertise mm-hmm. itong mga lahat ng taong ito. Ah, okay. So, tinutulungan namin yung mga regional counterparts namin sa DSWD, sa Kalahi Seeds mm-hmm. in particular, opo, para magawa ng mas epektibo yung trabaho namin, which is primarily yung paglaban, no? Sa kahirapan. Mm-hmm. Kasi po, Sir Clyde, kakaiba daw po itong Kalahi Seeds sa ibang mga programa po na ating naririnig na po at napag-uusapan. Could you tell us a little background? Ano po ba itong Kalahi Seeds? Yeah, oo. Ang Kalahi Seeds, ang kanyang ibig sabihin ay kapit-bisig, laban sa kahirapan, mm-hmm. comprehensive and integrated delivery of social services, na sa ngayon ay nasa ilalim ng pambansang programa na ang tawag ay National Community Driven Development Program. Mm-hmm.
So isa ito sa tatlong anti-poverty program ng pamahalaan ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng pag-implementa nito ang departamento nga, DSWD ang pagpangunahing gumagawa. Mm-hmm. So, dito po kasi sa Metro Manila, sa NCR, hindi ko po masyadong naririnig yan. Pero mukhang mas napag-uusapan po siya talaga sa mga probinsya. Tama po ba, Sir Clyde? Oo, mas focus dito ang mga munisipyo. Bakit po? Bakit nasa munisipyo ang focus ng Kalahi Seed, Sir Clyde? Inunang targetin ang mga matataas yung mga poverty incidents. Mm-hmm. Ibig sabihin, mas malawak ang kahirapan sa mga munisipyo nito. Lalong-lalo na yung mga third, fourth, fifth class, class municipalities. Opo. So talagang dyan natin makikita ang concentration ng mga kababayan nating mahihirap. Hindi mm-hmm. makapag-aral, opo, walang access sa basic services. Mm-hmm. So yun yung pangunahing layunin ng Kalaisid. Dinadala nito yung ganung mga serbisyo mm-hmm. sa pamamagitan ng pagsagawa ng mga proyekto. Mm-hmm. So Sir Clyde, ano ang kaibahan po ng Kalahi Seed sa ibang mga programa natin? Kasi lagi ko pong naririnig na kakaiba ito dahil ini-empower niya po ang buong komunidad. Could you please tell us, paano niya nagagawa na ma-empower ang mga miyembro po ng bawat komunidad sa mga iba't ibang municipalities po natin? Oo. Ang Kalahi Seed ay gumagamit ng isang kakaibang strategiya. Ito mm-hmm. yung tinatawag na community-driven development. Okay po. So ang karaniwang naririnig natin, ang pamahalaan ay bumababa at nag-implementa ng mga proyekto. Mm-hmm. Medyo may kakaiba siyang approach. Dahil ang mga tao mismo ay tinutulungan silang suriin, i-identify ang kanilang sitwasyon, anong mga problema ang kinakaharap nila, mm-hmm. sila rin ang magsasabi kung anong mga solusyon. Anong solusyon kaya nilang gawin, mm-hmm. ano ang kaya nilang maabot at mapagtagumpayan. Mm-hmm. Tinitignan din itong strategiyang CDD, ang importansya ng papel ng barangay LGU, municipal LGU, na makukumpleto ng ingredients para tunay na magkaroon ng pag-apagangat mula sa kahirapan ng mga tao. Sir, so Sir Clyde, di ba iba-iba po kasi ang ito pagkakaintindi ko tama po ba? Iba't ibang probinsya, iba't ibang lugar, iba-iba po ang kanilang pangangailangan. So, yes. Para po malaman ng ating pamahalaan, specifically po ng DSWD, kung ano po yung kailangan nila, pangunahing pangangailangan nila, kailangan yung komunidad mag-participate. Kailangan sila ay, sabihin na natin, maging proactive, makisama sa mga meetings, ganun po ba, sa mga programs nyo dyan, para masabi din nila sa inyo kung ano ba yung talagang kailangan nila. Kasi iba, mga farmers, kailangan nilang patubig. Yung iba gusto nila, kalsada. Yung iba gusto nila, schools, gusto nila may mga medical mission, mga ganun po. Ganun po ba yun? Kung kaya't ang Kalahi Seed sa pamamaraan niya ay bumababa, dahil nawala kang daladalang handang proyekto para sa mga tao o tingin mong kailangan nila. Sila ngayon, ang mga kasamahan namin sa baba, ang mag-facilitate ng pagsasama-sama ng mga tao. Opo. Magkakaroon sila ng pag-uusap para tukuyin nila kung alin ang kanilang mga tunay na problema ang kinakalap. Mm-hmm. Marami yan. Yung mga binanggit mo, Ms. Karen, ay karaniwang lumalabas din isa-isa. Mm-hmm. Itong facilitation na ginagawa ng Kalahi Seed ay tinutulungan din ng mga tao kung alin ang tingin nilang pangunahing gusto nilang solusyonan at alin dun sa mga nilista nila ang kanilang gusto pang kilusan mm-hmm. at papaano ito kilusan. Maraming iba't ibang ahensya na may iba't ibang programa din mm-hmm. na maaring i-access nila yung pondo para mangyari yung mga mga solusyon na kanilang na-identify. Sige, Sir Clyde, mabilis lang po siguro kasi limitado yung oras natin. Pero pwede mo bang i-run through sa amin yung process, kunyari? Paano natin ma-empower yung ating mga beneficiaries sa pamamagitan ng community-driven development? Ano ba yung mga steps para ma-reach nyo po na ito pala yung programa na kailangan nila?
Sige. Una-una yung binabanggit ko na kanina. Yun ang pangunahin. Mga tao magtutukoy ng kanilang mga problema kinakaharap. Sila magsasabi kung alin ang uunahin nilang hanapan ng solusyon. Mm-hmm. Pagkatapos tutulungan na sila ng ating mga kasamahan na maghanap ng pamamaraan kung papaano ang solusyon na yan. Ang solusyon na ito ay maaring infrastructure ang sagot niya. Okay. Kapag ka, kung sakaling halimbawa eskwelahan ang kakulangan nila, yung mga engineers natin ay pupunta dyan at tutulungan silang magdisenyo. Pero primarily, ang mga tao, ang mga nasa paligid ng prosesong yan, sila yung kinukonsulta every now and then kung paano nila gustong ilagay, saan nila gustong ilagay yung eskwelahan, ano ang magiging itsura nito, with, of course, the engineering standards. So sa buong proseso ng pag-identify hanggang sa matapos yung kanilang project, may mga komite, ang komunidad ng iba't ibang mga trabaho. So, Ms. Karen, itong crisis ay hindi lamang pagtanong sa mga tao kung anong problema nila at paggawa ng project. Pati yung pag-handle ng pondo ay sila rin. Mula sa national government, ibinababa ng diretso sa komunidad na merong community account sa bangko. So, hindi LGU ang hahawak? Oo. Sila mismo ang hahawak? Sila po mismo ang hahawak. At may komite ng finance na ititrain din ng natin para paano ang bookkeeping, basic accounting, at may mga forms po na sumusubaybay sa kanila para maayos nilang magawa. Ang pinansya, ang mga pag-monitor ng mga materyales, mga kabilya, simento, sila po lahat ang gumagawa nito. At ang mga DSWD personnel ay nasa likuran naman po upang patuloy na umagapay sa kanila. Eh, paano, so, Sir Clyde? Opo, maputol ko lang po kayo. Paano, yes, Sir Clyde, ma'am, kung yung mga member ng komunidad, wala naman pong bookkeeper dyan? Hindi naman po sila graduate ng accountancy. Di ba, usually ganun po yung problema eh. Hindi sila trained. Wala silang background, kumbaga work experience sa mga ganitong trabaho. Ano po ang gagawin ng Kalahi Seeds po? Para tuturuan niyo po ba sila? Ititrain niyo po ba sila? Diyan po pumapasok ang mga trabaho ng mga taong katulad ko. Okay. So, yung aming finance people ay bababa sa komunidad para turuan ang mga, tama kayo, mga dating teacher, naging bookkeeper ngayon. Meron po tayong training, sets of training, naka-schedule yan. Merong yung chronology. At kahapon nga galing kami sa isang barangay, sabi ng isang farmer daw siya dati. Opo. Pero ngayon daw alam na niya ang 10mm. Alam niya kung anong klaseng simento, ang mga graba, sukat ng mga graba. Wow. Para na raw siyang engineer ngayon. At hindi na raw siya basta-basta maloloko ng mga substandard na mga materyales. Ang galing. So parang added knowledge na rin sa kanila. Mayroon silang mga bagong skill sets na natutunan. Yes. Sa katunayan, Ms. Karen, kahapon binabanggit din ng mga kababaihan sa komunidad na na-train sa construction na after nung Kalahi Seeds project, na-hire na sila ng sa ibang lugar ng trabaho yan, welding, painting. So, isang aspeto yan ng empowerment na naibibigay ng Kalahi Seeds sa komunidad. Okay. Mapakagandang programa pala nito kasi nagkakaroon ng ownership ang komunidad sa kanilang mga proyekto, di ba, Sir Clyde? Yes. So, go ahead po. Sa proseso, hindi lamang si Kapitan at yung kanyang council ang nakakaalam at nakakaunawa. Ngayon, buong komunidad, siyempre, kagapay nila yung BLGU, ay makakausap mo tungkol sa development perspective ng kanilang barangay. Ayun. So, ito po, may isa pa po tayong point, ano? Naalala ko kasi, Sir Clyde, na nabanggit ni Secretary Dinky Suliman na yung Kalahi Seeds, tulad ng ibang program po natin, no, sa DSWD, hindi pa na isasabatas po ito. Ngayon, na may bagong pinuno na uupo sa gobyerno matapos po ang eleksyon, ano? Paano ba masisiguro na magpapatuloy ang ganitong klase at proseso ng empowerment sa mga komunidad po natin? Oo. Importante yan, no? Sa akin, sa tingin ko dyan sa tanong na yan, importante na ang umuupo sa mga elected position from barangay to the national level
ay ang mga nakakaunawa at sumusuporta sa mga empowerment processes ng mga tao. Yung ownership at yung pagtitiwala, pagbibigay ng tiwala sa mga tao on the ground. Mm-hmm. So, importante yon. Kasi kung wala yung ganun, mahihirapan talaga. On the other hand, yan nga ang tunay na esensya ng empowerment. Kapag kung sino man ang umupo, of course, again, plus factor kapag ka champion ito ng people's empowerment ang umupo. Pero kung sakaling hindi, ang trabaho ng empowering the people on the ground is basically to continuously struggle para ang mga nakaupo sa posisyon na hindi nakakaunawa at hindi sumusuporta and others are mga oportunista ay patuloy na lalabanan ng mga tao kahit panahong may kalahi seeds o wala. Kung empowered ang mga tao at nauunawaan nila, natutunan nila na hindi sila dapat lokohin, mas malilesen ang opportunity ng mga mapagsamantalang nasa kapangyarihan, mga politicians, na patuloy silang apiin o gamitin para sa kanilang sariling interes. Mm-hmm. Iyan yung kabuuang esensya ng empowerment. Kung sino man ang umupo, lalabanan nito nung kakayahan ng mga tao na ipaglaban ang kanilang kaarapatan at mga interes. Mm-hmm. Alright, so napakagandang programa ito at sana nga ay maipagpatuloy pa ito. Tayo lang naman po ang makakapag-decide niyan eh, di ba, Sir Clyde? Yes, kung sino ma'am ang iuupo natin sa correct ating gobyerno. Ayan. So maraming salamat, Mr. Clyde, sa inyong oras. At, opo, at sana ay magpatuloy pa ang community-driven development and community empowerment dyan po sa inyong lugar sa Iloilo at sa iba pang mga municipalities po natin sa buong Pilipinas. Maraming salamat, yes, po, sir. Maraming salamat din po, ma'am. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ayan, yan po si Mr. Amante Clyde Sabangan, ang Island Cluster Manager ng Visayas Cluster ng Kalahi Seeds. Ito na ang simula ng pagbabago. Wala sa pagdadapa, ako'y babangon. Susulong ko'y adikain, umulat at makatulong para sa... Ayan! At syempre naman, sa ating mga kababayan dyan, maganda tong programa na to, yung Kalahi Seeds pala na to, no? Kasi ibig sabihin ito, nabibigyan po ng empowerment ang ating mga komunidad, nabibigyan po sila ng sense of ownership, ayan, nagiging responsable po sila sa mga proyekto na sila rin naman po ang nagsasabi kung ano po talaga yung mga programa na gusto nila para sa kanilang komunidad, mas magbibigay ng benepisyo sa kanilang mga kababayan, mga kasamahan sa komunidad, ayan. At syempre, ito yung pinaka-the best, dito ko nabilib eh. Nagtitrain kayo ng mga tao sa komunidad for extra skills, special skills, di ba? Na hindi nila nakukuha sa kung sila ay magtatrabaho lang at mananatili sa kanilang lugar, di ba? Ibig sabihin nito, napakalaki ng mga opportunities na pwedeng pumasok din po sa kanilang komunidad dahil marami po silang natututunan na mga extra skills, mga bagong skills. Aba eh, ako gusto ko rin matutong mag-bookkeeping, 'di ba? Paano ba gawin 'yon? Oh, 'di ba? Gusto ko rin maging engineer, 'di ba? Oh, at least 'yung mga ganyang mga skills, nakakatulong po 'yan sa ating mga kababayan na empower sila at mas nagiging matalino na po sila sa mga desisyon nila sa mga pang-araw-araw nilang gawain, 'di ba? Mabuhay po ang Kalahi Seeds at ang CDD. Ibig sabihin po nito, may boses na po ang mamamayan, katuwang pa ang pamahalaan, 'di ba? At ganyan po ang bayani, ganyan ang Kalahi. At ngayon naman po, ladies and gentlemen, naku, 10 minuto na lang bago mag-12 noon. Pumunta naman po tayo from Iloilo. Punta naman tayo ng Katanawan, Quezon. Ayan. Dahil nandoon po, naka-standby na ang social marketing officer ng DSWD Field Office 4A sa Calabarzon. At nasa linya natin si Gian V. Teodoro. Magandang umaga sa'yo, Gian. Yes, magandang umaga sa iyo, Karen, pati na rin sa ating mga tagapakinig sa DGRH. Nandito ako ngayon sa probinsyang kilala pagdating sa may pinakamalawak na taniman ng niyog, ang probinsya ng Quezon.
Particular na dito tayo ngayon sa katimugang bahagi ng Quezon, sa bayan ng Katanawan, kung saan makakapanayam natin ang isa sa mga community volunteers ng Kalahi Seed. Siya ho ay si Reynaldo Estole, ang naging barangay sa Project Management Committee Chairperson mula pa noong 2010 sa apat na proyekto ng Kalahi Seed sa kanilang barangay ng Tagbakan Ilaya. Kuya Rema, gusto mo bang batiin ang ating mga tagapakinig? Okay, magandang umaga pa rin at sa lahat ng mga nakikinig sa kanilang paanan. Magandang umaga sa inyong lahat. Yes, good morning Reynaldo and Gian. Salamat at makakasama namin kayo ngayon sa ating programang pagbabago namin, i-push pa natin. Okay, Gian, ikaw muna, no? Malaki ang lalawigan ng Quezon. Ilan ba mga volunteers na aktibong nakikilahok sa Kalahi Seeds at paano nakakatulong ang Kalahi Seeds sa kanila? Karen, sa ngayon, mayroon tayong mahigit 12,000 volunteers na nagsasatupad ng mahigit 600 projects sa kanilang barangay. Mm-hmm. Itong mga proyektong ito ay mga farm-to-market road, health station, daycare centers, mga patubig kuryente, at marami pang iba. Karen, dito sa Kalahi Seeds, hindi lang tayo tumutulong na matugunan ang mga pangangailangan ng komunidad, kundi ini-empower din natin ang mamamayan na makibahagi nga sila sa mga pangkaunlaring gawain sa ating pamayanan. Mm-hmm. Alright. At kung hindi ako nagkakamali, no, Gian, na isa itong si Ginoong Reynaldo sa mga natulungan ng community-driven development ng Kalahi Seeds. Tama po ba, Sir Reynaldo? Tama pa rin. Mm-hmm. Hindi lang natulungan, kundi na-empower din kami mga volunteers. Mm-hmm. Ayan, yung word na empower, yan, paulit-ulit nating maririnig yan sa programa natin ngayong umagang ito. Pero eto, Sir Reynaldo, ano po ba ang Barangay Sub-Project Management Committee at ano ang gampanin nito? Kasama na ang chairperson sa pagsasagawa ng proyekto ng Kalahi Seeds. Okay, ang Barangay Sub-Project Management Committee ay may kanya-kanya itong mga committee ba? Gaya na ang Barangay Representation Team na kasama si Kapitana na kung saan ay sila yung mga dumadalo sa pulong na pambayan. Meron tayong Project Preparation Team na kung saan ay sila yung naghahanda ng mga dokumento para sa isinusulong na proyekto. Ang mga project proposals, sila rin ang gumagawa. Mm-hmm. At saka yung chairman, siya yung overall in charge sa lahat ng itinagagawang proyekto. Mm-hmm. Meron din tayong Audit and Inventory Team na kung saan ay hindi lang panlabas ang inu-audit niya, pati yung kapirahan. Ano? Mm-hmm. Meron din tayong bids na wide committee na kung saan ay sila yung in charge sa mga pinadadala nating mga tawag dito? Sige, kaya mo yan. Kaya mo kayo na, Reynaldo. Mga purchase order. Ayun. Siguro kung tama, ano? Sila yung nagsisiguro kung tama yung mga nata presyo. Mm. And then ang maganda dito, meron din tayong operation and maintenance na pagkatapos na isinagawang proyekto ay ibabalik natin doon sa operation and maintenance yung pamamahala para doon sa sustainability ng ating proyekto. Ano? Mm. And then meron din tayong barangay secretary na kung saan siya yung nagbibilit pagka nagkakaroon tayo ng mga general assembly dito sa ating barangay. And then meron din tayong barangay treasurer na kung saan katulong ito sa na nag-disburse doon sa ating mga bayarin. Kasama ko sa mga pumipirma ng mga cheque at saka ang ating treasurer. Meron din tayong procurement team na kung saan sila yung insight sa pamimili ng ating mga gagamitin. Meron din tayong project implementation team na kung saan ay sila yung insight doon sa pinagagawa nating proyekto. Sila yung tumitingin kung gaano na ba kalaki yung nagawa sa isang araw. Ano? And then meron din tayong grievance redress system na kung saan sa panahon ng reklamo ay sila yung humaharap doon sa mga tao nagre-reklamo. And ang grievance redress system ay hindi lang sa reklamo at meron ditong para sa pagpapapupuri. Ano? Mm-hmm. Yun lang, Karen. Wow, well-oiled machine pala ito, ano? Eto pa, Sir Reynaldo, sino-sino po ba yung maaaring maging chairperson o leader ng mga Kalahi Seed sub-projects natin? Actually, Karen, kahit sino, basta willing magtrabaho. Mm-hmm. May puso siyang maglingkod sa barangay, ano? Mm-hmm. Nakapag-aral ka man o hindi, nakapag-trabaho ka man o hindi, dito sa Kalahi Seeds ay pansamantalang maaari kang maging mala-manager, maaaring maging mala-engineer ka, at ang isa pa ay maging mala-accountant ka sa time ng proyektong isinasagawa. Ano? Mm-hmm. So, Sir Reynaldo, maaari mo po bang ibahagi sa ating mga listeners, sa amin, kung paano sinasagawa yung proseso ng empowerment sa inyong komunidad? O pwede, kagaya may binibigay sa aming mga trainings, ano, sabi ko nga kanina, pwede kang maging mala-engineer, ano. Uh-huh. Sa pagiging mala-engineer mo, masusubok dito yung kakayahan mo.
hindi ka managaral, sabi nga natin kanina, pagdating sa mga training sa ibinibigay sa iyo, pagdating dun sa actual na itinagagawang proyekto, ikaw yung susukat dun sa mga delivery na dumarating sa iyo. Mm-hmm. Kung sabihin ni supplier na itong pinadala namin sa iyo ay 4 na kubiko, pero pagdating dito sa site at sinukat ng ating monitoring and inspection team, ay 3.5 lang. Hindi po pwedeng 3.5 lang ang babayaran namin sa inyo. Dapat dagdagan nyo pa ng kalahati pa para masabi nating 4. And then, sabi nga natin dito ay magiging malamanager ka. Dahil yung Pangulo ay siya yung overall in charge, so dapat pinangangalagaan niyang lahat kung ano yung mga nangyayari doon sa ating proyekto. Ano? Mm-hmm. And then, mala-accountant ka, sa panahon na ikaw ay dapat ay may bayaran sa supplier, dapat yung ating mala-accountant na sinasabi ay marunong siya magbawas para doon sa BIR. May sinasabi diyang 4%, 1%, kung ikaw ay BAT, kung ikaw naman ay non-BAT, ay 3% at saka 1%. So, yun yung kinukumpute, ano? Mm-hmm. Okay. So, talagang may extra skills na matututunan dito, Sir Reynaldo. Pero, Sir Reynaldo, nakasama po pala kayo, no, at iba pang volunteers mula sa Quezon sa ginanap na mamamayan ang Mamamayani, ayan, Galing Puok Local Governance Fair noon. Tama po ba yon? Tama, ma'am. Mm-hmm. Tapos nabasa ko nga rin po na nakapanayam ninyo si Secretary Dinky Sulimano. Ang na-meet nyo ang mismong kalihim ng DSWD at doon ay nag-demand daw kayo na ipagpatuloy ang community-driven development. Paikwento nga sa akin to, parang medyo anlakas naman yata ng loob nyo, Sir Reynaldo, ha, na mag-demand kayo kay Secretary Dinky. Ganito po ang nangyari. Dahil sa testimonya ng ilang mga mag-aaral na, no, at saka ng isang single parent doon, nakita namin kung gaano nababago ang kanilang buhay ng ganito mga programa. Dahil sa tulong ng programang ng DSWD, so parang naglakas loob kami na ito na yung pagkakataon para isulong pa natin. Ano? Mm-hmm. Ganun yung nangyari. Okay. So, ano ba yung dinimand nyo kay Secretary Dinky? Ano ba yung grupo ninyo? Ano ba yung hiningi nyo sa kanya? Actually, ma'am, ang nangyari doon ay gusto namin na ipagpatuloy yung programa ng DSWD. Nakita namin na napakaraming tao ang natutulungan ng programa ng DSWD. So parang ang gusto namin mangyari ay maisabatas at maisipin na tayo yung lahat ng programa ng DSWD. Ano? Mm-hmm. So ano sabi ni Secretary Dinky? Ay sabi naman niya, nasa aming mga kamay yung pagkakataon yun. So ang nangyari... Ang nangyari po, tatlong tao kami na magkakalayo kami ng upuan, ano, na hindi namin alam na pari-pariho pala yung iniisip namin. Mm-hmm. So ang nangyari doon, meron nagmungkahi. May nagmungkahi na may institutionalize yung lahat ng programa ng DSWD. And then pagkamungkahi ng isa, may pumangalawa. Sabi lang, dapat ako yung pumapangalawa doon sa mungkahing yon, may biglang tumayo. Ang nangyari, ako yung nahuli. So sabi ko, pagtibayin na natin ito, total, merong minutes, may attendance. Mm-hmm. Just in case na kailangan yan, basta na lang uhugutin. Ganun yung nangyari, ma'am. Okay, yun na. Exciting. Sige, Sir Reynaldo, at napaka-inspiring ng inyong mga naibahagi sa atin. At sana makapanayam ka pa namin sa mga susunod po na programa kapag pag-uusapan po natin ang Kalahi Seeds. At ipagpatuloy nyo sana ang inyong nasimulan dyan sa Quezon. Napakaganda. Isang magandang halimbawa ito na kapag ramdam ng lahat ang pag-unlad at pagbabago sa komunidad, kusa at aktibong kikilos ang mamamayan upang isulong at masigurado na magpapatuloy ang ginhawang tinatamasan nyo, di ba? Sino man ang nakaupo sa pwesto o inihalal ng taong bayan. Ayon, Sir Reynaldo, maraming salamat po sa inyong oras at mabuhay po kayo dyan. Okay ba? Maraming salamat din po sa inyo. Alright, Gian, are you still there? Gian or Gian? Ayan, may dadagdag ka pa ba? Oo, Karen. Yan lang naman sa ngayon. Mm-hmm. Pero nais lang po namin imbitahin yung mga tagapakinig ng DZRH na ilike ang aming Facebook page, mm-hmm, ang DSWD Region 4A, at ifollow ang aming Twitter account at DSWD Serves FO4A para sa mga latest updates sa rehiyon ng Calabarzon. Kung meron naman po silang mga katanungan, maaari silang tumawag sa 807-7102 o mag-email sa fo4a@dswd.gov.ph. Muli, ito po si Gian Chodoro, ang Social Marketing Officer ng DSWD Region 4A, aktibong nagpupush ng pagbabago. I-push natin!
ang simula ng pagbabago. Wala sa pagkadapa, ako'y babangon. Susulong ko'y adikain umulat at makatulong para sa pamilya at sa kapwa. Hinangin sa mga palad ang bagong pag-asa. Alright, maraming salamat po, Gian and Sir Reynaldo Estole, na nandyan ngayon at busy-busy, ayan, sa Calabarzon. Ngayon naman po, naku, oras natin, past 12 na po, tanghalian na po. Pero sige, ihabo lang po natin ang isa pang interview, ano, very, very short lang po. Mula naman po ito sa Katanawan, Quezon, sa Timog Katagalugan. At tungo naman tayo sa San Sebastian, Samar, sa Eastern Visayas. Ayan, mula sa Katanawan, punta naman tayo ng Eastern Visayas. At ayan, naka-standby na si Community Empowerment Facilitator o CEF na si Benji Isnar. Magandang tanghali, Benji. Maupay nga aga, Benji. Magandang tanghali po sa inyong lahat at sa iyo, Karen, at sa lahat ng tagapakinig. Dito ako ngayon sa munisipyo ng San Sebastian ay nasa 6 class municipality, may 14 barangay. Kung ito po ay meron pong 14 barangay at saka yung barangay Campilla po, isang kabilang 14 barangay. Mm-hmm. Ito po ay matatagpuan sa gilid ng kalsada. Ang unang pangunahing pangkabuhayan nila dito, yung pagsasaka, pagtatanim ng palay, at yung pangapangkabuhayan na panghabal-habal. Mm-hmm. At okay po, ay, ito po yung nilang pangunahing pagkabuhayan po. Mm-hmm. So, kasama ko ngayon ang kapitan ng Barangay Campiyak, si Kapitan Jeronimo Mabahi ng Barangay Campiyak, San Sebastian, Samar. Isang maging kampiyon ng Community Driven Development ng Calais Seeds mula 2012. Ang magandang tanghali po, Mamagaren, at sa lahat ng nakikinig sa programa ng Yes, magandang tanghali po, Barangay Captain Jeronimo. Ayan po, live po tayo sa DZRH ngayon. Huwag po kayong kakabahan, relax lang po tayo, ha? Okay. Salamat po, Barangay Captain Jeronimo, at nasamahan niyo po kami sa pagbabago namin. I-push pa natin. Kung kanina po kasi, ay mula sa pananaw ng citizen at volunteer ang tinalakay po namin kanina, no, dito sa ating programa. Ngayon naman po, gusto ko pong tanungin ang inyong side naman, ang inyong kwento. Pakinggan natin. Very, very short, mabilisan lang po, ano, dahil alam po namin, ang local government po, naging katuwang po ng mamamayan sa pagsasagawa ng community development approach ng Kalahi Seed. So, Captain Jeronimo, pwede niyo po ba kaming kwentuhan? Mabilis lang po. Paano po nagsimula ang Kalahi Seeds dyan sa Barangay Campiyak? Nagtawag sila ng orientation muna doon sa bayan namin. Pagkatapos noon, sa barangay na, bawat barangay na, nagkuriyan, napatasok yung talahe. Tapos, yung unang ano namin, na hindi kami na-try ang Barangay Campiyak. Ang 14 barangay, yung Barangay Campiyak lang ang hindi na-try. Balit. Noon, opo. Sinabi lang sa ipla ng kay Mayor na, Mayor, paano ba ito? Pagkatapos tinota lang yung mga ang grant na matitira na lang may ganda ng 200,000. Mm-hmm. Sinabi lang sa ipla, Mayor, tulungan natin itong Campiyak para may sama sa third cycle ng proyekto ng Kalahi. So, tama po, no? Hindi po kayo napili yung Barangay Campiyak sana. Pero dahil magkakakilala po kayo dyan sa inyong area at meron po kayong mga kasama dyan na ibang barangay captain, sila na po, pati si Mayor, sila na po yung tumulong sa inyo para magkaroon po kayo ng pondo para sa inyong mga proyekto dyan. Tama po ba? Opo, pinag-ambag-ambagan kami ng 13 barangay. Oo, oh, ambag-ambag. Ang galing naman po. So, pag ganimang demo sila, bawat isang barangay. Mm-hmm. At kung sa inyo, 44,000.
Ang bait naman ni Mayor at ng mga kasamahan niyo po diyan, mga ibang barangay captain, Captain Jeronimo, ano? Dahil po dito sa tulong po no na ibigay po sa inyo. Sa palagay niyo po ba na empower na po yung mga taga-barangay Kampiak, yung mga ano niyo po diyan, mga kasamahan niyo po sa komunidad. Ano pong naobserbahan niyo po sa mga residente diyan matapos po na nabigyan po kayo ng tulong? Kuwento ko sa kanila na hindi na tayo tayo. Pero, mapapasama rin tayo dahil pinag-ambagan tayo ng 13 barangay. Para sa mayor. Alright. So, medyo nakakatuwa rin tong kwento, no? Barangay Captain Jeronimo. Dahil nakakatuwang malaman po na nagtutulungan po yung mga elective leaders natin. Inaalam nila talaga ang pangangailangan ng mamamayan nila. So, bilib po ako kasi gumawa talaga sila ng paraan na maisagawa ito. Kahit na sabihin na kulang o walang pondo o kaya ay ibang barangay man at hindi nila constituents yung nakikinabang dito. Alright, so maraming salamat po, Barangay Captain Jeronimo, sa inyong oras. Yes, ata. You're welcome po. Alright, Benji, ano ang iyong maidadagdag? Ganun nga, idadagdag ko lang, Karen, ibang buong komunidad na empower na. So, meron na silang boses at kakayanan at pagplano sa dumarating na mga pagsubok. Alam mo, Karen, pagkatapos ng super typhoon ni Landa, naging instrumento ang Kalahi Seeds para magbayanihan at ma-empower lahat ng Samarnon at Titihanon. Para may balik hindi lang bilib sa aming sarili at kakayanan bumangon muli, kundi ang buhay namin sa normal. Mula sa San Sebastian Samar, this WPED of its regionet, muli ako po si Bindi Bisnar, isang community empowerment facilitator. Kasama niyo sa pagpatuloy ng aktibong pagpupus at pagbabago. Maraming salamat po. I-push Karen. Natin! Maraming salamat po mula sa San Sebastian Samar DSWD Field Office 3. Ayan po si Benji Isnar. Naku, pasensya na po, 10 minuto makalipas ang 12 noon. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagsama sa ating palatuntunan. Ayan po, huwag niyo pong kalilimutan ang ating mga pinag-usapan ngayon. Community empowerment. Ayan, kolektibong aksyon para sa ating mga komunidad. Yan po ang hatid ng Kalahi Seeds ng DSWD. Mabuhay po tayong lahat. Manatiling updated sa isinasagawa ng Kalahi Seeds, i-like lamang kanilang Facebook page, Kalahi Seeds-NCDDP, at i-follow sila sa Twitter at Kalahi CIDSS. Siyempre, huwag niyo rin kalimutan ang Facebook at Twitter ng mismong DSWD at DSWD Serves. Next week, maririnig naman natin ang boses ng kabataan. Uy, sobrang timely yan dahil sila ang magtutuloy ng mga nasimulan natin sa hinaharap. Kaya't mahalaga na i-consider sila natin at sa pagpili rin ng iboboto. Huwag niyo pong kalilimutan, crucial moments na yon dahil botohan na sa susunod na mga araw. Kita kits, mga katoto at mga kabaro, sama-sama nating i-push ang pagbabago. Go!